Hallelujah! Palakpakan natin ng malakas ang Panginoong Jesus. Come on! Amen! Amen! Kumusta kayong lahat? No, mga kamag-anak ninyo, kaibigan, kapitbahay, yung mga kaaway, dapat kinukumusta na rin ngayon dahil alam ko, wala na tayong choice, wala na tayong time para magtampo, magalit, mainis, kundi makipag-ayos na lang palagi. Lalo ngayon, inaasahan natin na dating nasa GCQ tayo, ngayon nasa modified ECQ na naman uli tayo. You know, dahil tumataas ang cases ng COVID. Pero gaya lang lagi kong sinasabi, huwag tayong mag-alala dahil pabuti tayo ng pabuti. Magiging mas mabuti tayo kaysa dati. Kung may marinig kayong hindi magiging maganda ang susunod na taon, di abangan natin yung susunod dun sa susunod na taon. Kung magiging pangit ang Martes, di abangan yung Miyerkules. Kung maging pangit ang Wednesday, then meron tayong Thursday. My point is, everything will be fine. Things will getting better and better. Why? Because first, we have a good God and we are living in a better way under the living of a new covenant. So, ibig sabihin, tayong lahat ngayon ay aasa na magiging maganda ang lahat. Amen! So, ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, depende sa kung anong oras nyo pinapanood itong ating live ngayon. Mapapakinggan natin, you know, tungkol sa hapdi at kirot. Huwag yun ang intayin, tuloy ko pa nakantahin. Dahil alam kong makakarelate ang madami sa ating topic ngayon. We're gonna talk about pain. But before that, hindi ko na paliliguin-liguin kasi medyo mahaba itong babasahin ko. You know, sa John chapter 11, kagamitin ko itong Pinoy version. You know, one of the best Bible para sa mga millennial. John chapter 11, beginning verse 1 hanggang 44. So medyo mahaba talaga, kaya sundan nyo lang ito. Verse 1, nagkasakit ang isang lalaki, si Lazarus na taga Bethany. Doon din nakatira ang magkapatid na sina Mary at Martha. Si Mary yung nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon. Tapos, pinunasan niya ito ng buhok niya. Kapatid niya si Lazarus yung may sakit. Pinasabi ng mga magkapatid kay Jesus na, Lord, may sakit ang mahal mong kaibigan. Nang marinig to ni Jesus, sinabi niya, hindi matatapos ang kamatayan ang pagkakasakit ni Lazarus. Nangyari ito para bigyan ng papuri ang Diyos. At dahil dyan, pararangalan ang Son of God. Mahal ni Jesus si Martha at ang kapatid niyang babae at si Lazarus. Pero nung nabalitaan niyang nagkakasakit si Lazarus, nagstay pa siya ng 2 araw sa lugar na kung saan nandun siya. Kaya nga sinabi ng mga disciple, bumalik tayo sa Judea. So magot ang mga disciples, teacher, di ba gusto kang batuhin ang mga tao doon nung kailan lang? Tapos ngayon gusto mong bumalik? Sinabi ni Jesus, di ba may 12 hours sa isang araw? So hindi madadapa ang mga naglalakad pag umaga. Kasi nakikita nila ang liwanag ng mundo. Pero nadadapa ang mga naglalakad sa gabi kasi walang ilaw. Sinabi ni Jesus, natutulog ang mga kaibigan nating si Lazarus, pero pupunta ako para gisingin siya. Sumagot ang mga disipulo, Lord, kung tulog lang siya, gagaling yon. Ibig sabihin ni Jesus, namatay na si Lazarus. Pero akala nila tungkol sa pagtulog ang sinasabi niya. Kaya prinangka sila ni Jesus, patay na si Lazarus. Pero para sa inyo, mabuti na hindi niya ako kasama para maniwala kayo. Tara na, puntahan natin siya. Sinabi ni Tomas, yung tinatawag na kambal, sa mga kasamahan niyang disciple, sama rin tayo para mamatay tayong kasama ang teacher. Nung dumating na si Jesus, nalaman niyang 4 days nang nakalibing si Lazarus. Hindi aabot ng 3 kilometers ang layo ng Bethany sa Jerusalem, at maraming Jews ang pumunta para makiramay kina Martha at Mary at pagkamatay ng kapatid nila. Sinalubong ni Martha si Jesus nung mabalitaan niyang parating na ito. Pero nagstay si Mary sa bahay. Sinabi ni Martha kay Jesus, Lord, kung nandito po sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko. Pero kahit ngayon, alam kong ibibigay ng Diyos sa iyo ang anumang hingin mo. Sinabi ni Jesus sa kanya, mabubuhay ulit ang kapatid mo. Sagot ni Martha, alam ko naman po mabubuhay siya uli sa huling araw. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, sabi ni Jesus. Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin. Hindi mamamatay sila. At kahit kailan, di mamamatay ang lahat ng nabubuhay at nananalig sa akin. Naniniwala ka ba dito? Yes, Lord, sagot niya. Naniniwala kung ikaw ang Christ, ang Son of God na dadating sa mundo. After sabihin ni Martha ito, umuwi siya, tinawag niya ang kanyang kapatid na si Mary at sinabi in private, nandito ang teacher, tinatawag ka. Nang marinig ito ni Mary, nagmadali siyang tumakbo at tumayo at sinalubong si Jesus. Nandun na si Jesus kung saan siya sinasalubong ni Martha
At di pa siya pumapasok sa bayan, nagmamadaling lumabas si Mary, sinundan siya ng mga nakikiramay kasi akala nila sa libingan siya pupunta para doon umiyak. Nung makita ni Jesus na umiyak si Mary at ang mga taong kasama niya, nabagabag siya at na-touch. Nagtanong si Jesus, "Saan ninyo siya nilibing? Sumama kayo, tingnan ninyo Lord." Sagot nila, "Umiyak si Jesus." Sinabi ng mga tao, "Tingnan niyo kung gaano niya kamahal si Lazarus." Pero may ilang nagsabi, "Di ba pinagaling niya yung bulag? Di ba kaya niyang gumawa ng paraan para hindi sana namatay si Lazarus?" Nabagabag uli si Jesus. Pumunta siya sa libingan, sa isang kuweba na may malaking bato na nakatakip sa entrance. Inutos ni Jesus, "Alisin niyo yung bato." Sumagot si Martha, yung kapatid niya na namatay, "Lord, apat na araw na siya dyan. Siguradong masama na po ang amoy niyan." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Di ba sinabi ko sa iyo, makikita mo ang kadakilaan ng Diyos kung mananalig ka?" Pagkatanggal ng bato, tumingin si Jesus sa langit at sinabi, "Tatay, salamat at pinakikinggan mo ako. Alam kong pinapakinggan mo ako lagi, pero sinasabi ko ito para yung mga taong nandito, maniwala sila na pinadala mo ako." After niyang sabihin ng mga to, sumigaw siya, "Lazarus, lumabas ka!" Lumabas ang taong namatay, balot ng tela, ng mga angkamay at mga paa niya, at may tela din nakabalot sa mukha niya. Inutusan sila ni Jesus, "Tanggalin niyo ang mga tela para makalakad siya." What a powerful story. Grabe, no? Itong salita ng Panginoon, ibang klase. Talagang si Jesus, nagmamalasakit talaga kay Martha at kay Maria sa kanilang nararamdaman na hapdi at kirot. He's willing to able to heal the pain to a point na kailangan niyang erase si Lazarus and giving them faith in himself. Tandaan niyo ba nung una kayong tumumba sa bisikleta? Nung maipit yung mga daliri mo? Misan yung nanay mo, hihipan lang o hahalikan lang pagkatapos okay na, nawawala na yung pain, yung hapdi at kirot. Naalala nyo, ngayon pag nauntog ang bata, MRI, CT scan, X-ray ka agad. Samantalang dati tayo, pag nauntog lang, gaganon lang sa baba, okay na, nakakabawi na kaagad. Why? Parang humina yata yung resilience ng maraming tao ngayon sa hapdi at kirot. Parang nahihirapan sila ngayon, you know, makamove on agad-agad. Kaya magandang talakayan itong mga moment na ito. Let's face it. You know, life hurts. Love hurts. Totoo yun. And most people think that they are unique, that nobody knows that the trouble that they are in. In fact, kala nila, kawawang-kawawa sila, sila lang nakakaranas ito, parang napaka-special ng problema nila. Pero they really have no idea na kapag kinumpare yung pain at sakit na nararamdaman niya sa ibang mga tao, baka mas malala pa yung sa iba. Meron akong gustong talakayan ngayon tungkol sa hapdi at kirot or sa pain. Minsan baka may mali, kaya dapat maayos para matanggal yung pain. Ulitin ko. Minsan baka may mali na dapat itama, kaya may pain. Minsan may mga paang masasakit. Baka naman mali yung size na nabili mo, pinipilit mong isiksik yung paa mo malaki sa maliit na sapatos, kaya may pain. Baka naman kung minsan mayroong tinik or bato na natatapakan yung paa mo, na tila hindi tama na kailangan matanggal, maituwid, para matanggal yung pain. At yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Pain is a universal experience. Lahat tayo, some experience yung physical, either result ng injury or illness. May mga pain na emotional, na inimpose ng kanilang mga kaibigan, kamag-anak, o ibang tao. May mga pain na galing sa kanilang mga fears and frustrations at maling mga desisyon. Minsan kahit totoo ang pain o kaartihan lang, nakakasakit talaga. Kaya magandang pag-usapan itong pain na ito. Dahil I do believe na after we got the revelations ng ginawa ng Panginoon sa hapdi at kirot, meron tayong mariiintindihan na pwede pala na itong mga nararanasan nating mga pain sa buhay na ito ay mapasailalim ng kapangyarihan ng Panginoon. At yun ang magandang pag-usapan ngayon. Na ang pain iba-iba. You know, may physical, may emotional. Ang pain, iba-iba ng degree. May pain na open, pero may pain na hidden. May mga tao, i-open yung nararamdaman, ibubulalas. Pero may mga tao, ikikimkim ng ilang taon. Kung minsan nga, nasa banig ng karamdaman, doon pa lang nila i-open. Na antindi na pala ng pinagdaan ng kirot, hapdi sa buhay nila. Pero they kept it to themselves until to a point na some people died. Na hindi nasabi yung kirot
na naramdaman ng puso. Kakatakot yung mga ganong klaseng pain, no? Na matagal mong kinimkim, matagal mong hindi sinabi, ang dami na pala, patong-patong, sapin-sapin nga, sunod-sunod na sa buhay mo, but no one knows yung pain na nararanasan natin. People react differently to pain. Mapapansin nyo. Iba-iba. May mga tao na pag sinaktan mo ng ganito kalaki, nahahandle. Pero may mga tao na nasaktan lang ng konti, nagwawalwal, windang. Hindi alam pa paano i-handle yung frustrations, yung pain and hurts na dumadating sa kanila. You know, people react differently pag dumaan sa death, divorce, disease, disasters. Halos pare-parehas yan na nagkokos ng loss. And that loss produces grief. And that grief can lead to the best kind of question to God. Na misan, ito yung mga moment na ibilang titingala ka o yuyuko at iiyak at sasabihin mo, Lord, bakit ganon? Alam nyo, mayroon ako nabalitaan, isang byuda na namatayan, na yung kanyang asawa namatay kaya naging byuda. Habang nandun yung mga tao sa burol, na nahimik ang lahat dahil eto na siya, bibigyan ng moment para hawakan yung mikropono magsalita doon sa namatay niyang asawa. Biglang nagulat ang lahat. Dahil itong babaeng byuda na ito, nung mabigyan ng pagkakataon na ibulalas yung sama ng loob, alam nyo kung anong ginawa? Ang tindi ng sinigaw. Minura ang Diyos. Minsan maiintindihan mo dahil siguro sa sama ng loob, sa mga tanong sa isip na hindi maipaliwanag. Kaya lang kung minsan, di ko rin maintindihan kung bakit, kung kailan, kung sino pa naman yung taong makakatulong talaga sa iyo ng totoo at tapat. Walang iba kundi ang Diyos, eh nakuha mo pang murahin at talikuran. May mga tao sa gitna ng sakit at karamdaman, kukwestiyonin pa yung Lord na pwedeng tumulong sa kanya. May mga tao na sa halip na dapat, yun na lang yung taon mong pwedeng lapitan. Wala na, naubos na lahat yung pag-asa mo. Kung sino pa yung talagang magiging pag-asa mo, magiging kagalingan mo, kung sino pa yung talagang mismong person who can really understand you, yun pa yung tinalikuran mo. Sa mga panahong ito, alam nyo, may mga tao kung kailan nasasaktan at saka lalayo sa Lord. Nakakita na ba kayong taong may taong pasyente na nangangailangan ng manggagamot tapos tatakbuhan mo yung doktor na magpapagaling sa'yo? Ito yung maraming ginagawa ng mga tao pag nasasaktan. Pag nasasaktan yung mga tao, either tatalikod sa Diyos, kakalimutan sa kanya lahat yung mga ginawa niya sa buhay niya, or magre-react ng hindi alam kung paano. That is why we are talking this thing now. Very important. Why? Because when people are in pain, they're always looking for someone to blame. Napansin ko that hurting people sometimes tend to hurt other people. Yung mga taong nasasaktan, nananakit din sa iba. Hindi nyo napansin? Yung mga taong nasaktan, naghahanap yan ng babawian. Naghahanap yan ng pagka... Yung mismong bagay na naranasan niya, may kakilala ako. Before, you know, sobrang dami niyang koleksyong mga laruan. Wala naman siyang anak. Para kanino yung mga laruan na yon? Yung pala sa kanya. Because when she was a child, she never experienced to have her own doll. When she was a child, she never had an experience to have her own Barbie doll. Kaya nung malaki na, siguro sinabi sa sarili, paglaki ko, pag nakaya ko na, bibiling ko lahat ng mga laro ang gusto ko. No wonder ba't yung tukador niya puno ng manika. Why? It's a result of pain that was happened before. Maraming mga tao ang nakakaranas ng ganyan. Ang tanong, if God's supposed to be in charge, ito yung tanong ng marami sa isip, if God's supposed to be in charge in the universe, why did He let this happen? Iba, ready-ready na sana magpakasal ng June. Nagkaroon ng pandemic. Ready-ready na sana buksan yung negosyong pinag-ipunan ng matindi. Halos mamatay-matay sa trabaho para makaipon ng pampuhunan, makapagbukas ng isang magandang negosyong pangarap nilang mag-asawa. Biglang nag-close dahil hindi pwede. You know what happened? Suddenly, all this dream collapsed. All this hope is gone. And then, ayan na. Nagsisimula na tayong magtanong sa Panginoon. Nagsisimula na nating i-blame yung mga different person. Nagsisimula na nating i-blame yung sitwasyon. Ito yung mga expressions of pain. Withdrawal. Yung lumalayas, yung tatalikod na lang bigla, babagsakan ka ng pinto because of the pain that they experience. Yung bigla na lang mawawala sa church. Wala namang ginawa yung pastor, samantalang nakaaway lang yung kapatiran, and then he left the whole church. Iniwan yung ministry dahil nakatampuhan lang, nasaktan lang sa isang ginawa ng membro. He left the whole church. These are one of the expressions of pain. Withdrawal.
Some are aggressions. Ito yung mga taong mananakit hanggat di nakakapagbasag, hanggat di nakakapagwala, hanggat di nakakapanakit, hindi mawawala yung galit o hindi titigil. There are some questioning. Mga expressions, yung nagsisimula ng tanungin lahat kahit alam naman niya yung sagot. O minsan, alam naman niyang walang sagot doon sa tanong niya, ginagawa niyang tanungin ang lahat. Especially God, na wala namang kinalaman kundi magbuhos lang ng kabutihan sa mga buhay natin ng Panginoon. Some expressions are overcompensations. Ito yung mga taong babawiin ka talaga, titiryahin ka. Sisingiling ka ng sobra doon sa bagay na ipinaranas mo sa kanya. Ito yung mga expressions of pain. Let me tell you, Jesus understand your pain. Whether you believe this or not, naiintindihan ng Panginoon yung kilot, hapdi na nararanasan natin. Yung mga sleepless night, yung mga bagay na hindi natin masabi sa ibang tao, na kapag sinisimulan mo lang sabihin, ibulalas, ilabas, susama ng loob mo, nag-freak out ka, hindi mo kinakaya. Let me tell you, alam ng Panginoon yung mga pakiramdam na yan. He understand it. Why? Because He knows to be rejected. He knows to be betrayed. And He knows what shame and embarrassment means. Rejection, diba sabi ng Bible, He came to His own and His own received Him not. Betrayed, He was betrayed with a kiss. He was been denied 3 times. Walang disipulong nandun. Walang mga tao ni isa, yung pinakain niya, yung bulag na nakakita, yung mga taong ginawa niya ng mga milagro, nasaan ano, nasa krus siya. He really felt betrayed. At alam niyo kung ano ang itsura ng Panginoon nung nandun sa krus? Hubad. Shame and embarrassment, rejection and betrayal. Kaya naiintindihan ng Panginoon kung ano man yung kirot at tapding nararanasan po natin ngayon. But you must want to be healed. Kailangan meron tayong desire. The Lord, I need you. The Lord loves you so much, pero kailangan tayo magsimula tayong lumabas. Magsimula tayong magdesisyon at sabihin sa sarili natin, Lord, I want to be healed. Panginoon, I need help. You need to admit to yourself that you need help. You need to talk to other people that you need help. Talk to your pastor. Talk to Jesus. Pray. You need to make a decision right now habang nanonood ka ngayon. Ang masaklap, alam nyo kung ano? There are people choosing pain to healing. Nag-pity parties. Nag-excuses. At sasabihin, di nyo naiintindihan. Puro ganon. Rather endure the pain than forgive. Mas pinili yung pain kesa doon sa pagkakataon na pwede silang ma-heal. Mas pinili yung hurts and pain. In fact, minsan, mas pinili yung sarili kesa doon sa Panginoon na pwedeng magbago ng buhay. Why? This is because they are afraid to lose the trust again. To lose what the little that they had. Yung natitira na lang nakatiting, baka daw mawala pa. Natatakot na ipagkatiwala yung natitirang meron sila. Natatakot na baka mawala yung pag-asang meron sila. You must remove the barriers. Lahat ng ito, it's all doon sa story ang sinabi ko. Yung pang-deblame, yung naninisi sila, si Martha, kung dito ka lang sana, Lord. And ito, yung barrier na malaking stone na ito. You must remove the barriers. Nung sinabi ng Panginoon, you know, let me tell you, Jesus, for Him to remove not only your pain, kailangan niyang iayos kung ano yung mali. Kailangan niyang balikan, ano ba yung roots, yung causes ng pain. At ang causes ng pain ni Mary and ni Martha was Lazarus. Kung kaya't kailangan si Lord, need to go deeper dun sa roots ng problema, which is the death of his friend. Let me tell you, kaibigan din ni Jesus si Lazarus. What I'm trying to say, Jesus feel what you feel. Jesus knows what you are going through right now. Yung mga pain na nararamdaman natin, pinagdaanan ni Lord yan, kaya alam niya yan. But you know what? Sabi ng Panginoon, remove the stones. Igulong yung malaking bato. But the problem is this, pag ginulong yung bato, you will smell the stench and you have to endure the sight that you will see. Pag nagsisimula nang i-remove ng Panginoon yung roots, yung cause ng pain, may mga moment na hindi natin makakakayanin. Minsan nakita kung gaano kagaspang yung ugali natin. Minsan kailangan tanggalin, ayusin, iharap sa atin yung pangit na nakaraan just for, you know, for us to be really set free. You know, kung kailangan nyo nang gawin, so be it. We just have to face the reality.
Minsan mabaho dahil matagal na nating dinidil ang pain na yan, but it's time right now for Jesus to command right now, saying, Lazarus, come forth, or pain and guilt, come out right now in the person that is watching right now. And then sabi ni Jesus, loose him, let him go. Tanggalin yung cloth na bumabalot. Maybe that cloth is pride. Maybe that cloth is unforgiveness. Maybe that cloth na bumabalot sa pagkatao natin, insecurities, shame and guilt, embarrassment, lahat ng ito. But right now, the Lord is commanding you, be set free in Jesus' name. Be set free in Jesus' name. Inaalis ng Panginoon ngayon lahat ng pain, lahat ng kirot na dinulot ng nakaraan, ng kasalukuyan, or baka anong magiging future na minsan kinatatakutan natin, nagdudulot ng agad ngayon sa iyo ng pain, right now in Jesus' name. You're the healed of the Lord. I speak for inner healing in Jesus' name sa puso ng bawat isang nanonood ngayon. And I pray, as Jesus reigning in this life right now, as Jesus continually loving you unconditionally, receive this healing sa ating mga buhay. Sa iyong pain, sa iyong hurts, whatever it is, whatever the cause, Jesus is healing you, embracing you, and loving you. Father, thank you, Lord, sa mensaheng ito, sa sobrang pagmamahal mo sa amin. We're bringing you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hi guys, sa lahat ng mga nakaranas ng hapdi at kirot, please like, comment, share, and subscribe to our Facebook and YouTube account. God bless you.